What's up again mga ka-tech? Again, welcome back again to my channel. This is your service again, Ryan Crusade Tech. And magandang araw sa inyong lahat. So mga ka-tech, ngayong araw meron tayong gagawin na video na isang 25-inch na GBC CRT TV. Ang problema nito mga ka-tech ay nag-hold ang protect siya matapos nating palitan ng flyback at saka horizontal transistor. So pagkapalit natin, pagkapalit ni Ninyo Tech, ayan, nag-hold ang protect siya. So ngayon, gawa natin ang solution mga ka-tech para maging normal yung unit na yon. And sana po ay makadagdag ito sa inyong kaalaman kasi may alam kong meron ng mga maraming nakaalam nito, lalo na yung mga matagal na mga technician at yung mga malupit. Pero sa mga bago pa lang, kasimula pa lang, alam kung hindi pa nito alam mga ka-tech. So bago tayo magsimula mga ka-tech ay shoutout ko muna yung ating mga bagong kaibigan sa ating channel. Ito si Clint Jomar Pacaldo, shoutout sa iyo idol. Nag-comment kasi siya na magpa-shoutout, so shoutout sa iyo idol. At kay ating kaibigan, nasang technician din na si Joy Masoy Tech PF TV. Joy Masoy Tech TV, so shoutout sa iyo idol. So guys, puntahan nyo rin yung kanyang channel kasi meron din siyang mga ginagawa doon. Malupit itong technician. At kay Configure 23, shout out idol. Ang lupit mo. So puntahan din yung si Configure 23 mga ka-tech kasi magaling din, malupit din na technician doon. Technician rin. And yung kaibigan natin na si Yuan Friend from Iloilo Tech, shout out sa iyo idol. At kay James Binyusa na ating matagal lang kaibigan. At kay Ronald Munares, shoutout idol. At sa mga gusto pong mapa-shoutout sa ating next video, just comment, mag-comment na kayo sa ating comment section. So mga ka-tech, at para malista ko na kayo. And simulan natin ito mga ka-tech. So yan mga ka-tech, ito yung unit na ngayon sa araw na ito. And ito ay isang GBC na 25-inch CRT TV. So bali ang problema nito mga ka-tech, nung inayos to, ginawa na namin to, ginawa na to ni yan, ni Ninyo Tech. Tapos yung sira ay yung heats out nya, ito at saka itong flyback. So ngayon ay napalitan na natin ng bagong heats out, horizontal transistor. Tapos napalitan na din yung bagong flyback. So yun yung sira na flyback mga ka-tech kayo. So ito bago na. Bali pagkapalit nito mga ka-tech ay meron tayo nakitang problema. May lumabas na problema. Nagpo-protect. Naka-under naman siya. Umandar naman siya kaso paglabas dun sa screen ay biglang namamatay. So nag-hold ang protect siya mga ka-tech. Problema nito. So check nga natin para makita. Pag-plug natin. Pindutin natin itong kanyang power switch. Ayan. At punta tayo sa kanyang salamin ngayon. Ayan mga ka-tech, nasa salamin tayo. So ayan siya mga ka-tech. Lumabas naman yung kanyang raster. Tapos nag-hold ang protect siya. Nasa-shutdown. So balit ayan, tapos nagbi-blink ng yung kanyang indicator light. So gawin natin to, tulungan natin si Ninyo Tech kasi meron din siyang ginagawa yan, isang Sony. So unplug mo natin to. So ngayon mga ka-tech ay mag-voltage checking tayo ngayon para mahanap natin yung problema. So check natin yung B plus nito kung normal ba, baka hindi, baka abnormal. So ngayon ay plug natin yan. So dito tayo sa kaniyang B plus mga ka-tech, dito banda right man tayo, so left handed natin. So ayan, meron naman siyang nasa 136. So normal ang B plus nito mga ka-tech kasi yung SE nya
Ayan, bali itong unplug muna natin ha. Bali itong SE nya, ayan. Ito yung SE nya. SE 135 mga katek. So, naging normal naman yung kanyang B plus nito. So, nandyan ang B plus. So, i-check natin ngayon yung 180 nya kung nandun ba yung 180 nito. So, plug natin ulit. Yan, dito, ito yung 180 niya mga katek. Ito banda, ito yung 180 niya. So, ayan, kung makikita nyo, meron siyang 194 volts. So, tingnan natin kung hindi ba ito nasa 98. So, ayan, biglang bagsak mga katek. Bumaba siya ng 188. Tapos, ayan, bumagsak na, nagpo-protect na naman siya. So, ganitong mga problema mga katek. Eh parang babangungutin tayo nito. Bali pangatlo na natin gawa natin ito mga katek. Yung una, yung ginawa natin ay pinalitan ng vertical. Ayan. So pagkabalik, tira yung flyback at saka yung horizontal transistor. Tapos ngayon napalitan na. So ngayon meron pa tayong isang problema. Nag-hold and protect sya. So ayan mga katek. Medyo matagal na itong unit ito kasi meron na tayong nakikitang mga may iba na yung kulay ng board niya kasi sa init siguro ayan, sa paggamit. So baliktarin niya natin ito mga katek. So mga katek, kung makikita natin dito sa kanyang board mga katek, medyo okay pa naman, kang matibay pa to, kakayanin pa nito ng ilang taon. Ayan. So kung mapansin dito mga katek, meron akong nadaanan ito dati. Tingnan nyo itong ito ay isang resistor mga katek. Kaso hindi na natin makita yung value nito kasi sa sobrang init yan nawala na. Napipade na yung kanyang number. So yan kung makikita nyo, iba na yung kulay. Kulay blue at yata to. So ngayon ay naging kulay parang orange, nadaanan na sobrang init mga katek. So hindi na natin makita ng value nito. So try natin itong tanggalin mga katek. Tapos check natin kung anong resistance nito. Kasi kadalasan pag B plus line, yung mga resistor doon ay nasa mga point something or nasa 1.8, 1.2 or hanggang 2.2 ohms. So ngayon tatanggalin ito tapos check natin. Sandali lang mga katek, pupus muna natin to. So ayan mga katek, bali natanggal na natin yung resistor na susundan natin. Ito ay isang nasa B plus line. Ayan, napapunta sa ating flyback mga katek. So ayan mga katek, bali check natin yung resistance nito kung nasa mga point something or nasa mga 2.2 mga katek or nasa mga between 1 and 2 ohms. So ngayon kasi tayo ng resistance, check natin yung resistance nito. Ayan, kung mapansin nyo mga katek, ayan nasa 14 ohms, nasa 14 ohms sya mga katek. And parang hindi naman to 14 ohms kasi sobrang baba naman. So ayan, so bali kuha tayo ng pamalit mga katek. Same lang dun sa GBC line ang kunin natin. So meron na akong nakita dito mga katek, isang board na sira ng GBC rin. Pero parang hindi to sila same model. Pero parang slim fit ata to. So yung mga katek, ito yung kukunin natin. Bali tinanggal ko na yung lead nya, yung hinang nya. Yan, yun, papunta sa B plus. So tatanggalin natin to. Bali tinanggal ko na yan. Yan siya mga katek. Bali ang ginamit nito sa model na ito, sa board na ito mga katek, ay 2.2 ohms. So ngayon mga katek, try natin itong ipalit dito. Palitan natin itong sira, itong isang to. So ito yung ilagay natin. Try natin itong 2.2 ohms. Kung baka sakaling magiging normal yung kanyang
magiging normal tong unit natin mga katek, tong GBC na 25 inch CRT TV. So lalagay muna natin doon mga katek, post muna natin to. So may nakalimutan pala ako mga katek, kalimutan natin i-check yung resistance ng resistor nito, baka naman open to. Tapos may lagay natin, naku po. So ngayon check muna natin yung resistance nito mga katek, kung tama ba yung 2.2 ohms. Yan, naka resistance tayo set. So ngayon check natin to. Yan, so nasa mga 2.4, 2.3. Oh, yan siya mga katek, normal. Okay yung resistor na to. So ngayon try natin, ilagay na natin doon. Ilagay natin dito mga katek. Post muna natin ulit. Check tayo mga katek. So yan, bali na nilagay na natin yung resistor na ipinalit natin. Yan, 2.2 ohms. So 7 watts sya. So ngayon mga katek, ay mag-check na tayo kung gagana ba yung excuse me po, hindi po yun virus ha. Yan, kung gagana ba yung ating ipinalit. So punin natin yung plug para may saksak natin sa ating baga. So ayan, plug natin ito mga katek. Tapos punta tayo sa ating B plus line. B plus line natin. So meron siyang 135. So tama, saktong sakto lang po. Then punta tayo sa kanyang 180 na line. Na ito yung 180 line niya mga katek. Ayan, so tingnan natin sa ating tester. So nasa mga 202 volts siya mga katek. So tingnan lang natin kung hindi na ba ito magsa-shutdown o mag-hold down protect. So tingnan natin sa salamin ulit. Ayan, sa salamin mga katek. Ayun oh, so hindi na siya nagsa-shutdown mga katek. Hindi na siya nag-hold down protect. So kung nakita nyo kanina yung tinest natin mga katek, eh pagkabukas pa lang ng screen ay namamatay na siya, nag-hold down protect na. So nang dahilan, dahil parang ang dahilan pala nun ay itong change value na ating resistor. Siguro nasa mga 3.3 or 2.2 rin itong value nito, kasi yung disinik natin naging 14 ohms na siya. So talagang mag-hold down protect yung unit natin mga katek, kasi high current to. So hindi na tama yung kanyang value, kaya siya nag-pro-protect. Tama siguro yung mga katek, yun ang hula ko. So tingnan natin ulit dun sa screen kung hindi naman siya namamatay. So yun nga mga katek, hindi na siya namamatay. So yan mga katek, so bali close muna natin itong mga katek. Ilagay muna natin yung board dun sa kanyang lagayan, tapos mag-check tayo ulit mamaya. So pa-post muna natin to. So ayun mga katek, balik ulit tayo. So bali na ilagay natin yung itong board na to mga katek sa ating lagayan, sa kanyang lagayan mga katek, sa case nya. So ngayon mag-check na tayo ulit, tapos nilagyan ko na ng signal. Antena lang yung ginamit natin ngayon kasi walang itong USB. Wala itong USB mga katek, wala itong USB port. Ayan, plug natin. Tapos tingnan natin ulit sa ating mirror. So ayun oh, kung makikita nyo mga katek, so hindi na siya nagpo-protect. Ang sarap lang sa feeling na napupuno. So dito muna pakita natin mga katek, si Ninyo Tech muna pakita natin. Ayan, shout out kasi kapag yung ipulagay, pakita natin mga katek, kay magka-copyright tayo. So sandali lang. So Ninyo Tech lang ang focus natin. Ayan. So ayan mga katek, sana ay may natutunan kayo sa ating kunting video sa araw na ito. And alam ko naman mga katek na marami nang may nakaalam nito dun sa mga kung bakit nagpo-protect yung GBC. Meron akong ginawa kanina mga katek, yung 21 inch hold down protect din siya, kaso iba yung problema yun, hindi yun, hindi ito capacitor resistor na to. Bali 21 inch yun, tapos ang problema pala eh nag-hold down protect siya dahil dun sa capacitor na input na nanggaling dun sa jungle system papuntang vertical, kaya nag-hold down protect. Kasi gusto ko sanang videohan, kaso
medyo marami tayong ginagawa ngayon. Ayan, naka ilata pa yung mga CRT dito. Ito lang ang nagawa natin ng video, mga katek. Pasensya na kayo at sana mga katek kayo may natutunan kayo sa ating video ngayon. Salamat po sa panonood sa ating mga sulit na kaibigan dyan, mga malupit na kaibigan, mga katek natin. Salamat sa inyong lahat. Hanggang dito na lang, and God bless sa inyong lahat, mga katek. Thank you so much.